Matthew chapter 23, verse 1. Tapos, nagsalita si Jesus sa mga tao at sa mga disciples niya. Verse 2. Ang mga teachers ng law at mga Pharisees ang authorized mag-interpret ng law ni Moses. Verse 3. Kaya dapat sundin niyo lahat ng utos nila. Pero, huwag niyo silang gagayahin kasi hindi nila ginagawa ang mga tinuturo nila. Verse 4. Nagbibigay sila ng mga mabibigat na pasanin sa mga tao, pero wala naman silang ginagawa para makatulong. Verse 5. Pakitang tao lang ang lahat ng mga ginagawa nila. Tingnan nyo ang lalapad ng mga leather strap na may scripture verses na nakakabit sa mga noo at braso nila. Ang haba din ng mga palawit sa laylayan ng damit nila para mapansin ng mga tao. Verse 6. Gustong-gusto nila doon sa mga pinaka-importanting pwesto sa handaan at sa mga upuan ng mga VIP sa synagogues. Verse 7. Gustong-gusto nila kapag nagbibigay galang sa kanila ang mga tao sa palengke at tinatawag silang teacher. Verse 8. Hindi kayo dapat magpatawag ng teacher dahil iisa lang ang teacher nyo at magkakapatid kayong lahat. Verse 9. At hindi nyo dapat tawaging ama ang sino man sa mundong ito, dahil iisa lang ang inyong ama na nasa langit. Verse 10. Huwag rin kayong magpatawag na leader, dahil si Christ ang nag-iisa ninyong leader. Verse 11. At ang pinakadakila sa inyo ang dapat maglingkod sa inyo. Verse 12. Kung sino man ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Tinaway ni Jesus ang mga teachers ng law at mga Pharisees. Verse 13. Kawawa kayo mga teachers ng law at mga Pharisees. Mga plastic kayo. Hinahadlangan nyo ang mga tao na makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan nyo pa ang iba na gustong pumasok. Verse 14. Kawawa kayo mga teachers ng law at mga Pharisees. Mga plastic. Inuubos nyo ang kabuhayan ng mga byuda. Tapos nagpipray kayo ng mahaba para magpa-impress. Dahil dito, lalo kayong mapaparusahan. Verse 15. Kawawa kayo mga teachers ng law at mga Pharisees. Mga plastic, nilalakbay nyo ang mga dagat at ibang mga lupain sa buong mundo para lang i-convert ang isang Gentile sa pagiging Jew. At pag nangyari yon, ginagawa nyo pa siyang mas deserving pumunta sa impyerno kesa sa inyo. Verse 16. Nakakaawa kayong mga guide na bulag. Tinuturo nyo na hindi kailangang kumupad ang sinumang sumumpa gamit ang tempon bilang saksi. Pero, sinumang manumpa gamit ang ginto ng tempon bilang saksi, kailangan niyang kaparin yun. Verse 17. Mga bulag at mahihina ang ulo, alin ba ang mas mahalaga, ang ginto o ang tempon na nagpapabanal sa ginto? Verse 18. Tinuturo niyo din na kung manunumpa ang sino man gamit ang altar, hindi niya yun kailangang kuparin. Pero kung manunumpa siya gamit ang mga handog na nasa altar, kailangan niya yung kuparin. Verse 19. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang altar na nagpapabanal sa handog? Verse 20. Kaya kung sino man ang sumumpa na ginagamit ang altar, sumusumpa siyang saksi ito kasama ng lahat ng bagay na naandun. Verse 21. At kapag siya ay sumusumpa gamit ang temple, sumusumpa siyang saksi ito at ang Diyos na nakatira doon. Verse 22. Kung sino man ang sumusumpa na saksi ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Verse 23. Kawawa kayo mga teachers ng law at mga Pharisees, mga plastic. Binibigay nyo sa Diyos ang 10% ng mga seasoning herbs tulad ng mint, dill, at cumin, pero kinakalimutan nyo ang mas mahalagang teachings ng law gaya ng katarungan, awa, at katapatan. Ito ang dapat nyong ginagawa pero huwag nyong kalimutan ang iba. Verse 24. Mga guide na bulag, nasasalaan nyo ang mga maliliit na insekto sa inumin nyo. Pero isang camel naman ang nilulunok nyo. Verse 25. Nakakaawa kayo mga teachers ng law at mga Pharisees, mga plastic. Nililinis nyo ang labas ng tasa at plato, pero punong-puno naman ang mga to ng karahasan at kasakiman nyo.
verse 26. Mga bulag na Pharisee, linisin niyo muna ang loob ng tasa para luminis din pati ang labas nito. Verse 27. Kawawa talaga kayong mga teachers ng law at mga Pharisees, mga plastic, para kayong mga pinaputing libingan na magaganda sa labas pero puno ng kalansay at mga nabubulok na bangkay sa loob. Verse 28. Ganyan kayo, mukha kayong mabuti sa harap ng mga tao pero punong-puno kayo ng kaplastikan at kasalanan. Paparusahan ang mga mapagkunwari. Verse 29. Kawawa kayong mga teachers ng law at mga Pharisees, mga plastic. Ginagawa niyo pa ng mga libingan ang mga prophet? Inaayusan niyo pa ang mga monumento ng mga taong namuhay ng matuwid? Verse 30. Sinasabi niyo pa, kung nabuhay kami sa panahon ng mga ancestors namin, hindi kami makikisali sa pagpatay sa mga prophets. Verse 31. Dahil sa sinabi niyong yan, inamin niyo na rin na mga anak kayo ng mga pumatay sa mga prophets. Verse 32. Sige, tapusin niyo na kung ano ang inumpisahan ng mga ancestors niyo. Verse 33. Mga ahas, lahi ng mga ahas, kala niyo ba matatakasan niyo ang parusa sa impyerno? Verse 34. Dahil sa ginawa niyo, magpapadala ako sa inyo ng mga prophets, matatalinong tao, at teachers ng law. Papatayin niyo ang ilan sa kanila at ipapako sa cross. Hahagupitin niyo ang ilan sa mga synagogues at hahabulin sila sa bawat bayan. Verse 35. Dahil dito, mananagot kayo sa pagpatay sa mga inosente simula kay Abel na walang kasalanan hanggang kay Zacharia na anak ni Berechia na pinatay niyo sa pagitan ng temple at ng altar. Verse 36. Tandaan nyo, babagsak sa mga to sa generations na to ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na yon. Ang pagmamahal ni Jesus sa Jerusalem. Verse 37. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga prophets at pinagbabato ang mga messengers ng Diyos na pinapadala sa iyo. Gustong gusto ko sanang yakapin ang mga anak mo, gaya ng inahin na ginagathered ang mga sisiw niya sa ilalim ng pakpak niya. Pero ayaw mo. Verse 38. Kaya iiwanan at pababayaan na ng Diyos ang temple mo. Verse 39. Mula ngayon, sinasabi ko sa inyo, hindi niyo na uli ako makikita hanggang dumating ang time na sasabihin niyo na, pinagpala ang dumadating sa pangalan ng Panginoon.